Okay guys, before we start, please do hit that like and subscribe button as well as the notification bell so you'll be updated whenever I post a video. Hi guys, welcome to another episode of Angry Bikes. In today's vlog guys, I decided to make this video para dun sa mga nagtatanong sa akin kung ano ba talaga yung may re-recommend ko na dirt bike para sa kanila. Meron kasing nagtatanong na kung ano yung dirt bike na pwede nilang gamitin in the cities or as a daily drive, tsaka pwede din nilang gamitin weekends for trail rides, no, para sa adventure naman nila. Okay, so meron actually 4 makers ng motorcycle dirt bike street legal dito sa atin sa Pilipinas, no. So in no particular order guys, no, unahin natin, meron tayong Honda, second is Kawasaki, third is Yamaha, and fourth is Rusi. No, yes, pasok ang Rusi guys sa top 4 ko na the best seller ng dirt bike street legal dito sa Pilipinas. Okay, so unahin na natin siguro yung XR150L since ito yung gamit ko. Ano. Ang XR150L actually guys is a dual sport bike. No, sabi nila sa reviews, it's 70 and 30. No, ibig sabihin, 70 sa street riding and 30 sa trail or off-road ride. As is, okay, 70-30 as is yung bike stock. Since it will be my full off-road bike, minodify ko siya. No, kung makikita nyo dito sa picture ng dirt bike ko, it is already a full-fledged dirt bike. Bakit? Kasi tinanggal ko na yung mga accessories niya for street legality, which is headlight, turn signals, brake light, yung muffler, no? So pati yung gulong napalitan ko na rin ng Navi Tars. If you have an XR150L, kung gusto niyo siyang gawing full-fledged off-road bike or dirt bike, no, kagaya ng sa akin. Okay, so ito yung isa sa dirt bike na pwede kong i-recommend sa inyo. So yan yung una, ang XR150L. Ang price point niya depende sa dealer na pupuntahin nyo. Mag-range siya from 87,000 to 90,000. Okay, so that is the XR150L. Okay guys, so we're not gonna go to the full specs of the bikes na. Bali, isa-isahin ko lang sa inyo kung ano yung mga bikes na may re-recommend ko sa inyo. Which brings us to the second bike, which is the Honda CRF150L. Okay guys, no, so nung bago pa lang tong bike na to, correct me if I'm wrong, lumabas to nung 2017. Obviously, kitang-kita na agad no, na napakalayo ng presyo niya sa XR150L, which is a carbureted bike. Itong CRF150L is an FI bike. Maganda na yung fire deliverance niya as well as yung aesthetics ng bike and proper off-road tire na rin siya with the inverted fork and the linkage with the mass suspension niya. So, definitely itong bike na to, it is a step up, no, para sa XR150L. So, kumbaga, itong bike na to para na dun sa mga can't afford, no, while si XR150L is doon sa pangmasa pa rin na type. Although the CRF150L has a higher price than the XR150L, no, mas marami pa rin pumipili actually ng CRF150L because of the looks, I think, no. So kung gusto mo ng CRF150L, ang price nito ay nag-range sa 140,000 to 147,000. Depende pa rin yan sa dealer na pupuntahan nyo, no? So better na mag-search kayo online kung ano yung mga murang dealer, ano, na magbibigay ng down payment na mura at saka yung affordable na monthly amortization. Okay, so yan yung second bike natin, ang CRF150L. Okay guys, so yung third bike natin is the Kawasaki KLX150L. Okay, yung Kawasaki KLX150L natin guys, proper off-road tire na rin, 18 and 21 rim, 18 and 21 tire. So, kung sa XR150L is 70-30, which is 70 road and 30 off-road, itong KLX150L natin is baliktad, no?
70 off-road and 30 street siya. Okay, so mas maganda siya gamitin sa off-road rather than sa street. No, so sa experience ko guys, itong Kelex M50L kasi maganda yung torque niya. No, pagdating sa mga trail, maganda siya gamitin. Napaka-light ng bike, although 150cc siya, katulad ng XR150L na mabigat. Pero ang Kelex M50L natin guys, magaan siya. Tapos madali siya buhat-buhatin para ilipat pagka na-stuck ka sa trail. So yan yung isang bagay na napansin ko sa Kawasaki Kelex 150L. Okay, so kung naghahanap kayo ng bike na more on trail ride, so mare-recommend ko sa inyo si Kelex 150L. Okay? So sa price point naman ng Kelex 150L guys, is from 120,000 to 125,000. So depende na yan sa dealer na mapupuntahan nyo, ano. So if you are from up north or northern Luzon, I would suggest na magpunta kayo, bisitahin nyo ang showroom ng Kawasaki Leisure Bikes sa Dagupan, ano. It is actually in front of Robinson's Mall dito sa Dagupan or Kalasyaw. Diyan kilala tayo, diyan natin ni-review yung Kawasaki KLX 150L nila, no? So they are open for financing as well as in-house financing. Madali sila kausap dyan. Check nyo lang yung mga available nila na mga offers sa inyo, no? So yan yung Kawasaki KLX 150L natin. Okay guys, ang sunod naman na bike natin in line is the Yamaha XTZ or XTZ 125. Okay, itong bike na to guys, bali okay din naman siya, no? Proper off-road tire, 1821, although dual sport tire yung gulong niya. Nabi na siya, pero hindi siya nabi na talagang pang off-road siya. No, so kung gusto mong mas makapit yung gulong mo, katulad ng KLX 150L, pwede mo siyang palitan ng Nabier tires. So kung tatanungin niyo ako, stock tires, kung gagamitin mo siya off-road, it would do. Pero kung gusto mo ng mas magandang performance, palitan mo siya ng mas Nabier. Okay, wala akong masasabi sa power ng bike. Actually, may power naman siya. Tapos maganda yung aesthetic din ng bike kasi upright position na siya, maganda yung mga suspensions. Of course, street legal yung bike natin. At saka meron din siyang throttle return cable. Isa sa mga wala sa mga Honda na mga motor, no? So yun lang yung napansin ko guys doon sa XTZ or XTZ 125 natin. Pero may power siya, don't get me wrong, no? So katulad ng sinabi ko, itong Yamaha XTZ or XTZ 125 natin is more on off-road riding, no? So plus point na lang yung pwede mo siya gamitin sa streets. So street legal din siya. Ang problema lang guys, ang XTZ 125, ang price point niyan starts from 83,000 to 85,000. Ang XR150L naman is from 87,000 to 89,000. So konti na lang idadagdag mo, 150cc na yung dirt bike na mabibili mo. So actually guys, itong Yamaha XTZ 125 at saka yung Honda XR150L yung pinagpilian ko, no. So yun guys, no, ang price point ng Yamaha XTZ 125 is nag-start siya from 83,000 to 85,000. Again, depende na naman yan sa dealer kung saan nyo siya kukunin. So might as well search the internet kung saan yung mas mura na down payment and amortization na may bibigay nila sa inyo. Okay, so yan yung Yamaha XTZ 125 natin. Okay, last but not the least is the Rusi Motorcycle Company dito sa Philippines, no? Ito yung pinaka-affordable na mga motor na
na makikita natin dito sa Pilipinas. Ang maganda niyan, meron silang mga dirt bike. Umpisahan natin sa KR Mini 110cc, tapos meron din silang KR 150 to 200cc and the new KRY 150 to 200cc. Itong mga bike na to guys, nag-i-start siya from 55,000 to 75,000, no, depending on the model na. Marami actually haters itong Rusi na to, no. Maraming nagsasabi na sirain itong Rusi. Maraming nagsasabi na parang nagsayang ka lang ng pera pagka binili mo itong Rusi na mga dirt bikes na to, even yung mga ibang bikes nila which is street bikes, no. Pero let's focus on the dirt bikes na meron sila. Actually guys, maraming mga kaibigan tayo na sa mga dirt bike groups, namely from Tarlac, as well as La Union, Baguio, even Alaminos, tapos dito sa may Pusurubio, even sa Nueva Ecija, at saka sa Bulacan, no? Even sa San Mateo Rizal. Actually guys, kasi mas nauna itong Rusi na nag-offer ng off-road bikes dito sa atin sa Philippines, which is napaka-affordable, no? Abot kaya pang masa. Kagaya ng sabi ko guys, nandun na tayo doon sa quality, medyo behind sila siyempre doon sa mga leading brands natin o leading makers natin ng mga motorcycles. Pero kagaya ng sabi ng mga barkada o na owner ng mga Rusi dirt bikes, nasa pag-aalaga na lang yan. At saka siyempre nasa sayo na kung paano mo i-modify yung bike mo, no? Kung paano mo i-upgrade. Maski din naman yung mga owner ng mga branded na ng mga motor o yung mga leading makers natin dito sa Pilipinas, nag-upgrade pa rin, no, ng mga parts para mas gumanda yung performance ng bike nila, no. So I wanna focus on the new KRY 200cc. Itong KRY 200cc ng Rusi, ito yung pinaka-popular ngayon, no, na dirt bike nila. Actually hawig siya sa KTM na bike, no, na dirt bike. So maraming nagkakagusto dun sa aesthetics ng bike na to, sa forma niya. Palitan mo lang ng stickers kung gusto mo, nasa sayo na yun, magiging kamukha na siya ng KTM. So performance wise, pagka in-upgrade mo yung mga kailangan mong i-upgrade, yun, mapapanalo mo siya. Actually meron isang batada na napanalo niya sa motocross, no, kung makikita niyo yung vlog ko. Ayan guys, so definitely isa sa mga choices itong Rusi kung gusto mong bumili ng bike na mura, kung gusto mong bumili ng dirt bike na pwede mong ibalandra dyan, pwede mong i-abuse, ano, sa mga trail na hindi ka mag-worry na masyadong na ginastusan mo yung bike na yun para lang masira, no. So affordable siya, budget wise okay na okay siya. Okay, so yan yung isa sa mga dirt bike na pwede kong mai-recommend sa inyo, ang KRY Rusi 200cc. Okay guys, so yan yung top 4 na makers ng dirt bike dito sa Philippines, no. Ang Honda, Kawasaki, Yamaha and Rusi. Yan guys, no, so I hope nagustuhan niyo yung vlog natin for today. Kung meron kayong mga tanong, please do comment in the comment section below. Try ko sagutin yan. Most of the bikes na, actually lahat ng mga bikes na na-feature ko dito sa vlog na to, nagawan ko na siya ng review. So please do check the channel ng Angry Bike sa YouTube para makita nyo yung mga reviews ko at saka yung mga vlogs ko about the specific bikes na na-include natin sa vlog na to. Okay, so I guess that'll be all for this episode guys. Thank you for watching and please do support the channel by hitting that like and subscribe button.
click nyo na rin yung notification bell kung gusto nyo ng mga content na ganito para ma-inform kayo every time I post a video. And also please do follow us on Facebook. Again, thank you for watching. This is Joel saying ride hard, ride safe, peace out.